Hi everyone! So in today's tutorial, ituturo ko kung paano i-remove yung calendar virus events spam sa iPhone and iPad. So kaya ko siya ituturo kasi na-experience ko rin siya this month. So hindi naman ako normally nakaka-receive ng spam calendar notification from iPhone and iPad, pero naranasan ko siya. So nag-search ako sa net kung paano siya tatanggalin. Actually, maraming ways para matanggal siya, pero hindi talaga yun yung pinaka-solution. Like, pwede mong i-delete yung calendar. Tinry ko siya i-delete, pero still, lumabas pa rin yung pop-up notification. Pwede mo naman i-mute yung calendar, pero still, makaka-receive ka pa rin ng notification. So, pwede mo rin i-unlink yung account ng calendar mo, pero still, makaka-receive ka pa rin ng notification. Kasi nga, nasa profile na siya ng iPhone mo. So, ito yung sample screenshot. Well, na-delete ko na siya sa iPhone ko, pero ito yung sample na itsura niya. Yan, makaka-receive ka ng mga ganyan notification. Means, kadalasan pa, 5 beses sa isang araw. Depende kung gano'ng karaming profile yun na-download sa iPhone mo. Ang very annoying kung madalas na siya nagpa-pop up, sabihin napaka-infected na yung iPhone mo. Ngayon, ito paano nga ba natin siya nakukuha? Ako, siguro nakuha ko siya kasi mahilig ako magbasa ng anime manga sa net through my iPhone. Marami doon nagpa-pop up, baka may na-accidentally click ako or may mga app na nagda-download ng video sa kapoto, which is nagda-download ng additional profile sa account natin. So, ngayon, alam na natin kung paano nakukuha yung spam virus na yon. Ituturo ko naman kung paano siya i-remove ng tama. Hindi yung para i-delete lang yung calendar, hindi yung tama. Kasi kahit i-delete mo, magpa-pop up pa rin yung notification. So, ang ways nun is punta ka sa accounts, punta ka sa settings ng iPhone mo. So, punta ka sa bottom, hanapin mo lang is yung password and accounts. So, ito siya. Password and accounts. So, dito sa password and accounts, makikita mo yung accounts, which is iCloud and Exchange, which is in-enroll ko talaga to sa iPhone ko. Ngayon, nung infected pa yung iPhone ko, meron pa dito dalawang profile, which is yung nagsisend ng notification sa akin. So, kapag meron pa kayo nakita dito ang dalawang profile below the iCloud or Exchange, or kung hindi nyo naman in-enroll yung iCloud or Exchange, walang mag-a-appear dapat dito. Ngayon, kung may unwanted na accounts, yun yung nagko-cause ng event notification. So, ayun, i-delete nyo lang siya. Ngayon, paano nga ba napunta sa iPhone nyo? Once na nakapag-download kayo ng profile na hindi nyo naman inaasahan, dito pupunta yon. Add accounts, others, dito sila mag-a-add. Add mail accounts, hindi ko na-explain dito kung paano ginawa ng system nila. Pero dito sila, nag-a-add mail accounts sila. Ayan. System generated yon, nakakasama na sa code, nagke-create na sila dyan. Ngayon, kapag created na, makakapag-automatically notification na sila sa iPhone yun. So, yun na. So, dapat wala ditong unwanted accounts. So, kapag meron ditong accounts na hindi nyo alam or hindi nyo sinetap, automatically delete. Kasi, yun yung reason. Kaya meron kayong calendar event spam or virus. So after that, just to make sure na wala na yung virus, so after the password and accounts, punta kayo sa general, punta kayo sa pinakababa. So nasa general tayo, sa pinakababa. Kung meron naka-upload na profile sa inyo, halimbawa, click nyo na yung calendar, tapos nakapag-click-click pa kayo, kumbaga na penetrate na masyado yung iPhone nyo, meron dito lalabas na profile sa baba ng legal, which is sa akin na delete ko na. So kapag may profile dito na nakalagay na hindi nyo naman alam or hindi nyo alam kung paano nakuha, automatically i-delete nyo lang siya.
Kasi, ibig sabihin, nakapag-create na yung virus ng profile sa iPhone nyo. Kapag yung iPhone naman or iPad is bigay sa inyo ng company, yung company mismo, nagkakreate na sila ng profile just to monitor kung paano ba yung traffic ng iPhone nyo, kung ano yung mga binuview nyo yung site, kung gano'n nyo katagal ginagamit, kung ano yung mga naka-install na app. Pwede rin mag-delete, mag-add, mag-monitor ng net traffic through profile. Which is kapag may profile, malala na namomonitor na ng iba yung phone nyo. So, just make sure lang na delete yung profile dito. So, again, uulitin ko lang kung paano i-delete. So, sa settings, punta lang kayo sa password and accounts. Just make sure na wala ditong ibang profile na hindi nyo alam or hindi kayo ang nag-install. Make sure to delete them para tumigil na yung notification. So, after that, just to make sure na walang naka-install na profile sa ano nyo, sa iPhone or iPad nyo, punta ka lang kayo sa general, make sure na nawalang profile dito sa baba ng legal. Kung may profile dyan, delete it. Kasi, lalo na kung hindi nyo naman siya in-install, sabihin, may ibang tao na or may ibang system generator na nakakapag-monitor ng iPhone, iPad nyo. So, that's it for this tutorial. Thank you.